Siguro konting sharing lang. Dun sa regarding sa gospel, I think ang ma-share ko lang dun is ano, there is no testimony without a test. Diba? Hindi mo maipag, hindi ka pwedeng mag-testimony about God's goodness kung hindi mo napagdaanan, wala kang napagdaanan na ano, na mga pagsubok. And I think this, yung mga storms na napagpagdaanan natin is, I think it's really, talagang important yun para mag-grow tayo spiritually sa lahat ng aspects. And kung nasa storm ka, di ba, it's very important, it's very impossible na hindi ka magbago. Talagang, babaguhin ka talaga niya sa ayaw at sa gusto mo. Talagang mapipilitan ka na mag-change talaga kung talagang yung pagsubok na pinagdaanan mo is talagang na ano mo, parang tagus ba sa ano mo, tagus sa core mo. And like for me, I think na-share ko na dati na ano, yung nagkasakit yung mom ko, talagang nagkaroon ako ng health anxiety. So, since talagang tagus talaga sa akin yun, so talagang na-change talaga ako na kaya kong hindi kumain ng rice. I think almost 2 years na akong hindi kumakain ng rice. So, kasi ano eh, talagang it really changed me. So, and I just completed my Master Cleanse diet na 10 days na hindi kumain ng solid. And kaya ko kasi, may nagpabago sa akin eh. So yun, yung mga test na napapagdaanan natin is kailangan natin yun para ma-proclaim natin yung goodness talaga ni Lord. Kasi kung wala kang pagsubok, hindi mo kailangan ng faith eh. Hindi mo kailangan ng faith kung napaka-simple ng buhay, napaka wala kang mga pagsubok. Hindi mo kailangan yung faith. So, if you want to improve your faith or you want to grow in your faith, you really need to have those kind of tests na talagang susubok sa'yo. And yun nga, na-share ko na nga last week na ano, this what happened, yung ano, yung itong gospel ngayon is yung John 3:14, di ba? John 3:16. Ito yung mga pinapamemorize ng teacher natin nung high school, di ba? Ito yung isa sa mga elementary, ito yung mga ano, ito yung mga ano na hindi ko makalimutan, talagang isa sa mga lines na memorize ko talaga, because it's true, what you see in the altar is the greatest love story of all time, di ba? And wala nang ibang magmamahal sa atin na kundi si Lord, si Jesus lang, si Lord yung ano lang, si Lord lang. So at dapat nating ibalik sa kanya ang pagmamahal niya sa atin, kasi ano ba ang purpose mo dito sa mundo, 'di ba? Minsan nga 'di ba pag stress ka sa buhay, ano bakit parang napapatanong ka sa sarili mo, eh ano ba ang purpose mo dito sa mundo? Magtrabaho lang ba? Yan lang ba yung purpose mo? Yan lang ba yung mag-overtime? Yan ba maging stress sa trabaho? Yan ba yung purpose mo dito sa mundo? So, I think for me, our purpose is to share the goodness of the Lord para to share the good news, to share the truth about the Lord. And yung kaya nga siya kaya nga niya pinadala yung si Lord, diba, si Jesus dito sa ano, sa sanlibutan, para tayong lahat nandun sa kanya sa ano, sa pinapangako niya na ano, na paradise. So kung ikaw lang yung, kung kunyari hindi mo i-proclaim yung goodness ni Lord, gusto mo ikaw lang yung nandun, di ba? Parang hindi naman masaya. Di ba? So, lahat tayo po na dapat nandun, pati mga anak natin, family natin, mga friends natin, sama-sama tayo dun lahat. Kumbaga, walang iwanan, di ba?
I think isa rin sa mga ano ko sa mga gusto kong i-share siguro is we really need to teach our kids, 'di ba, about the as a priority na turuan natin siya, sila about the goodness of the Lord, the truth about the Lord, para kasi pag hindi tayo yung nag-explain sa kanila, sa iba nila yan makukuha eh. Mamaya iba yung maturo, 'di ba? So dapat talaga tayo yung maging ano nila, maging maging disciple nila, maging ano nila, gas ano yung sa ano katikis, yung katikis, dapat talaga tayo yung maging katikis nila. Kasi ako lang personally, I always believe that, kasi ako as a working mom, dami ko rin, 'di ba, ang dami kong ang ginagawa. But my priority is always the kids kasi 'di ba nga ano, kung hindi mo naturuan yung kids mo, you are answerable to God. Kung hindi mo nagawa ng maayos yung trabaho mo, you are only answerable to your boss. So your manager, sa kanila ka lang mag-explain it. Sila lang yung doon ka lang sa kanila responsible. Pero kung hindi mo naturuan ng maayos yung mga kids mo, you are answerable to God. So dapat talaga tayo yung mag-lead sa kanila about the Lord, about paano maging how to live in this life na priority lagi si Lord, and to live ano yung parang biblically, kasi nandiyan naman lahat sa Bible eh, kung ano yung dapat mong gawin every day, nasa Bible na lahat eh, wala ka nang hahanap, nandiyan na yung manual eh sa Bible. So we really need to teach them every day, or yung ano mga core values talaga na dapat sa atin nila matutunan kaysa sa iba pa nila makuha. And that's our main responsibility as a parent. So and we are ano lang siguro thankful, thankful kasi yun nga, during this pandemic magkasama as a family. Parang kumbaga yung aside from that, yung iba parang icing on the cake na lang, di ba? Basta kasama mo yung mo ang family mo, parang lahat ng pagsubok kaya mong ano eh, kaya mo na matawid eh. Yun, so and thankful lang din sa lahat ng blessings na binigay ni Lord. After all the yung test na napagdaanan ko dati. So now siguro is more yun na share ko na nga dati is ano yung parang I'm parang ano I feel that I'm in a parang miracle, a state of miracle, parang ganun. Parang ganun yung feeling ko ngayon. Because I'm always in a state of thanksgiving. And sorry, narinig niyo ba ako nag-assignment kasi sa Paxton? Gusto rin niya mag-assignment habang nagra-rosary. So, yung momentum lang niya, hindi lang namin babasagin. Kasi pag ayaw niya, ayaw din naman niya mag-assignment. So, yun. Siguro yun lang masya-share ko. Siguro, yun. Thank you.